Okay, magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Kasama ko may bagong ko, Mark si Mark. Mark, kamusta? Model sa Manila. Okay, ang guest natin, siyempre, ipaglaban mo, episode 5. Oh, yes. Attorney Jopet Sison, tumatakbong senador sa Aksyon Demokratiko. Attorney Jopet. Magandang araw sa inyo lahat. Yes. Alam ko may issue diyan sa Mangga. Sa Mangga. Ninakaw. Tama. So ano bang dapat yan? Kasi marami yan, di ba? Minsan yung puno nasa bahay mo, pero yung sanga nasa kabila. Sa kabila na. Pwede na ba niya kunin yon? Oh. Eh pag-usapan, well, yung sumikat na issue ay may kaso na, Doc. Ano pangalan niya? Pinuntahan mo, di ba? Oo, si Mang Nardo. Pero dahil may kaso na, well, hindi naman natin alam din yung ibang detalye. At sa totoo lang, hindi natin pwede pag-usapan yung detalye ng kanyang kaso. Pero pwede nating pag-usapan yung mga katulad na sirkumstansya na lang. Yeah, katulad na sirkumstansya. So halimbawa, meron kang may manggang nakatanim doon. Ikaw ang nagtanim. Ibang sitwasyon to. Nung panahon na tinanim mo siya, hindi malinaw yung muhon. Okay. Meaning yung boundary. Tapos tinanim mo, tumubo. Eh, bago tumubo yan, ilang taon. Tapos pagtubo, ikaw nagtanim, pinitas mo. Pero siya may-ari na lupa. Yan ang naging issue. Oh, tapos? Oh, dahil nung tinanim mo siya, walang muhon eh. Hindi mo alam kung parte ba yan ng lupa mo o hindi. Pero ang tawag sa iyo noon planter, hindi siya usually yan pag nagtayo ka ng bahay, builder in good faith. Ito, planter in good faith. Okay. Ibig sabihin, nung tinanim mo siya, hindi mo naman alam na nag-violate ka o pinayagan ka nung wala namang sumita sa iyo. Mm. So ikaw ay planter in good faith. Pagka planter in good faith ka at eventually nalaman mo Eventually, nalaman mo na hindi pala sa'yo. Okay. Eh, maaari kang bayaran para dun sa tinanim mo. Okay. Ah, maaari kang bayaran para dun sa tinanim mo. So, kung ganun ang sitwasyon, ay hindi ka nagnakaw. Hindi ka nagnakaw. Sa'yo yung puno, sa'yo yung bunga na kinuha mo doon. Malinaw. Ngayon, paano naman kung nakatanim yung puno, tumawid ngayon. Malinaw yung boundary, tumawid. Ay yung puno na yon doon sa may-ari. Ang ano nga natin doon, ang policy natin doon the principal follows the accessory. Ang principal doon, lupa. Ang accessory, sa kanya lahat yun. Puno, kanya yon. Kanya yung puno, kanya yung bunga. Pero pagka yan ay tumawid na, kanya pa rin naman dahil nakadikit yung bunga sa puno. Pero pag yun ay nalaglag, nalaglag sa tumawid ng bakod, nalaglag sa property mo, ay sa'yo na yun. Doon na sa kapitbahay. Paano kapag nalaglag kasi may nagpalaglag? Kuminsan, alam mo nga kuminsan, ano din yan? May namitas. Kasi kuminsan, yung puno lumalampas na para pitasin ng may-ari, baka malaglag pa siya pag tinawid niya na gano'n. Nag-uusap na lang, sa'yo na yan, pitasin mo na. Pero kung sa batas, hihintayin mo dapat yun. Bumagsak. Hindi pwedeng ikaw yung mamimitas. Meron mga pagkakataon naman, magkapitbahay, lumampas yung puno, iba naman, hindi bunga, mapanganib na. Tama-tama na sa bubong mo. Iba nga eh. Yung kalat, maraming yung kalat. Obligasyon ngayon na siya magpaputol. Nung may-ari. Oo. Yung iba, di ba, lumalagpas, tumatama sa bubong, inaakyatan na daw ng daga, nakakatawid yung daga doon sa bubong. So yun, may obligasyon yung may-ari ng puno na putulin. Dahil nakakasagabal na siya doon sa kabilang property line. Final question. So ano po ang para maiwasan yung mga ganung klaseng pag-aaway? Paano po in the future? Para hindi na mangyari yung mga ganung nakaaway. Tama, kung hindi ka sigurado,
alamin nyo muna kung ano yung boundary. Ngayon, kung katulad ng mga sitwasyon na walang boundary, alamin po muna natin sa City Hall o kaya sa Registry of Deeds kung ano yung actual na boundary. Okay. Yan, okay. 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 Okay